tikman ang iba pang putahe sa ulo ng baboy, dadayo naman tayo ng Batangas. At makakasama natin sa food trip na ito ang Kapuso host na si Patricia Tumulak. Ito naman good vibes, kung gigil lang din naman ang pag-uusapan. Napapanood natin siya bilang isa sa mga host ng programang Dapat Alam Mo. Pero ngayong gabi, time out muna sa balita at news feature si Patricia. Dahil sasamahan niya tayo sa isang food adventure sa Batangas. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Batangas Public Market para mamili ng ulo ng baboy. At syempre, para matuto tayo kung paano nga ba bumili, kasama natin si Sir Boyet. Suot mo tayong mask. Sir Boyet, kamusta? Mabuti, kamayan. Okay, ayan. Kamaya Patricia. Tulungan mo naman ako, paano nga ba pumili ng ulo ng baboy? Ano nga ba ang kailangan malaman ng mga mamimili natin? Ito, sa ulo ng baboy, hindi naman kinakailangan na sobrang laki. Tsaka kung maaari, makapili ka ng hindi masyadong mataba. Okay. Kung hindi sobrang bukol na bukol yung mga piskin. Huwag manas. Paano ba malalaman kung fresh pa yung baboy? Makikita mo naman, dahil pag hinawakan mo, pagka malamig yan, frozen yan. Okay. Abay, mainit. Medyo ko lang. Tapos, ang kulay naman, ano dapat ang kulay? Yeah, ganyan din lang. Medyo mapula-pula na, rosy. Hindi mamumutla. Bale, yan ay ipapabiyak na natin, masachap na natin. Magkano na ngayon ang isang ulo? 180 per kilo. Okay, timbangin natin magkano po yan, isang buo. 140. Okay, mga kapuso, nakabili na kami. Ulo ng baboy. Tara na, Sir Boyet. Magluto na tayo. Okay. Ang lulutuin natin ngayon, mga kabayan, ay humba. Ang ating unang procedure dito, imimix natin lahat ng mga ingredients na yan. Una munang paghahaluin ang pampalasa tulad ng toyo, sukap, paminta, asukal, dahon ng laurel at tahure. Itong ating tahure. Ano ang tahure, ito, Sir Boyet? Ito ay tokwa na binabad sa toyo. Pag binibili mo sa palengke, dapat mga ganito yung kulay niya. Yan ay medyo may alat na din. Ah, meron na bibiling ganyan diretso na. Ah, kaya hindi natin to para lagyan ng asin. Dahil itong, itong tahure, may alat na ito. Nakababad sa toyo. Kali dudurugin lang itong ganito, yan. Para lang dumudurog ng puso ng manloloko. Sabi mo nga from Visayas to. Oo, original pero, na Batangas recipe. Batangas twist. Twist tayo. Ano pagkakaiba? Bakit Batangas twist? Sa Visayas, ang original na humba, ang ginagamit nila ay liempo ng baboy o yung pork belly. Ah, okay. Dito sa amin sa Batangas, pinakamasarap gawin talaga yung ulo ng baboy. Mas malasa ang cheese. Oo, tsaka mas maganda yung texture ng laman niya pag naluluto tsaka nung taba. Ah, hindi siya lubsak. So ito, ibubuhos lang natin dito. Ayan. Yon. Parang pwede na Hindi natin ituloy. Okay na yan. Yon. Napakadali. Taas yan, pakukulan na lang natin yan. Para lumambot, pakukuluan daw ito ng 2 oras. Ang tatay ko kasi magaling magluto, masarap magluto, tsaka yung aking ina. Doon ko sa kanila nakuha yung siguro na na-train ako doon. Alright mga kapuso, napakuluan na natin ang baboy ng 2 oras. Ano na po ang next step, Sir Boyet? Siyempre, papakita na natin din yan kung ano yung sekreto. Ano ang sekretong malupit niyan? Nang ikinasasarap ng humba ng Batangas. Lalagyan natin ng gin! Ay! Alak! Para saan ba ang gin? Ito yung nagbibigay ng distinct na lasa na talagang hindi rin siya nakakaumay. Umay ko lang ba? Okay. Ayan na, isalok na. Okay mga kapuso, luto na ang ating humbang ulo ng baboy. Alright, tiki man time na. Gusto ko tikman lahat ng parte. So, kita ko agad dito yung dila, tenga. Yun, lagyan natin ng tenga dito. Isa-isahin natin. Ito ko yung mataba-tabang part. Ito, cheeks. Ang pisngi. Okay. Lagyan natin. Lambot. Malasa siya. Yung mga toyo, yung ingredients na hindi nag-overpower sa lasa ng karne. Walang lansa. Masarap. Tsaka maganda yung 2 oras pakuluan kasi super lambot at tender nga. Sarap!
Ito ako tutusin, mas maganda, mas mainam ko. Bida sa vlogs ni Boyet ang mga pagkaing madaling lutuin at may Batanggenyo twist. Sa ngayon, meron ng mahigit 400,000 subscribers sa kanyang YouTube channel, si Boyet. At ang susunod na Batanggenyo dish na ipatitikim niya sa atin, masarap na pulutan, pwede ring ulam. Kadalasan kapag sinabing ulo ng baboy o maskara, sisig at dinakdakan ang unang pumapasok sa ating isipan. Pero dito sa Batangas, may dish sila na nahahawig daw sa dinakdakan. Ang tawag nila dito, taghilaw. Okay mga kapuso, ito naman eh, magluluto tayo ngayon ng taghilaw. Sir Boyet, bakit nga ba taghilaw ang tawag? Tinawag na taghilaw kasi ito eh, hindi naman halos ganun kalutong-luto yung karne. Ito, hahalbos lang natin, iboboil lang natin itong mga pisngi ng baboy. Pagka medyo na-rich na niya yung lambot na kailangan lang natin, hahanguin na natin ito tapos ibabang eh, iihawin, i-grill. Ah, ihaw. Oo, para mapalabas natin natural na bango. Ang una natin gagawin dito, nagsalang na tayo itong ating kaserolang ito at ilalagay natin dyan itong mga karne. Okay. Ito pwede namang hindi mo kailangan pabulakin muna. Pwedeng itong sabay na kahit palamig pa yung tubig. Okay. Lalagay lang natin ito dito. Saka may nakita ko, utak ng baboy. Oo. Ayan. So, ayun, kailangan ito. Iwan yung plastic. Oo, bakit? Dahil mga ngalat siya, halo siya sa sabaw, mawawala yung ano. Okay, kakala. So, kailangan yan ay naka-plastic yan. Naka-plastic labo. Siguro mga 30 minutes, pwede na yan. Oh. Dahil ibabangi pa nga natin. Kaso itong ating pagpakulong ito, kailangan na rin natin itong lagyan ng pampalasa. Una, lagyan natin ng asin. Yan. Mga isang kutsara lang. Yun. Tapos, lagyan din natin itong mga tatlong pirasong bawang, pampabango. Tapos itong okay. Sibuyas, mga dalawang piraso or kahit lahat na natin to. Hihintayin lang itong kumulo at lumambot sa loob ng 30 minuto. Kapuso, it's ihaw time! Ito naman eh, ang paggagayat. Yung mga bite size, hindi maganda pagka yung mga cubes. Pwede natin itong hiwalay ang taba sa laman. Gagayatin lang natin ito ng papagaya. Ah! Dapat ipapagaya. Lambot o. Nalambutan na rin ako ah, or hindi pa masyado to? Hindi, sakto lang yan. Ah, sakto lang. Parang chewy pa din siya, parang gami. Sunod na paghahaluin ang mga pampalasa ng ating taghilaw. Itong ating utak ng baboy. Ito yung nasa supot na utak kanina, mga Yo. Kapuso. Pwede na yung papakin. Yun. Tapos, okay. Itong ating mayonnaise. Ilalagay na rin ang asukal, luya, suka, bawang at sili. Napakasimple lang pala. Napakasimple. Correct. Ang dinakdakan, ang panimpla, ang paasim na ginagamit ay kalamansi. Ah. Dito sa taghilaw namin ay suka o kaya ay yung red cane vinegar na ginamit natin. Ngayon okay. Ay isasama na natin yan. Okay. Tapos, eto, sibuyas. Sige, lagay mo ng kalahati muna. Tapos yun, haluin na lang sila. Yun! Pagkatapos haluin, ready to serve na ang ating taghilaw. Okay, ito yung parang dinakdakan nila sa Batangas. Tikman na natin. Ito, may halo to ng utak ng baboy. Mayonnaise. Ito, diretso na. Tsaka, pisngi ito. Sarap. Panalo. Sa taghilaw, sakto lang yung sahog niya. Yun din, hindi nag-overpower yung mga ingredients, yung mga mayonnaise. Masarap, sakto lang yung init niya, tsaka yung pag-ihaw. Perfect yung texture ng karne. So, panalo siya, may taba, may tigas. Hindi siya yung medium, hindi siya yung well done. Saktong-sakto. So, perfect to sa kanin or sa pulutan na naman, gaya ni Sir Boyet. So, panalo.
Dahil sa kakaiba nitong sarap, talaga namang mapaparami ang kain ng mga putahing gawa sa ulo ng baboy. Mayaman ito sa protina na nakatutulong sa paglago at pagbuo ng buto sa ating katawan. Pero ang mga lutuing ito ay tinuturing ding savory but sinful, kaya dapat hinay-hinay lang mga kapuso. Dahil kapag nasobrahan, makakasama rin ito sa ating kalusugan. Nagkukos ito ng mga pamamaga or yung inflammation. Syempre, medyo mahirap din tunawin sa tiyan, yung taba ng hayop. Andyan din po yung mga risk for cardiovascular diseases kapag napapadami masyado yung ating consumption ng fat kasi maaari itong magbara sa mga daluyan ng dugo.